Namigay ng regalo si dating Pangulong Joseph Estrada sa ilang lugar sa Metro Manila bilang maagang pagdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Paglilinaw ni Erap, wala raw itong kaugnayan sa napapabalitang pagtakbo niya bilang alkalde ng Maynila sa 2013 elections. Mula sa Paco, Maynila, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Tia, kahit bukas pa yung birthday talaga, yung 75th birthday nitong si dating Pangulong Estrada, eh naglibot na siya sa Payata, sa Quezon City, at sa Maynilaan naman ay pinuntahan niya yung lugar ng Baseco, Smoky Mountain, at maging yung parola. At ngayon naman, Tia, ay papunta na kami doon sa Damas Orphanage sa Paco, Maynila. Kanina, doon sa paglilibot niya, namimigay siya ng bags na may laman na bigas, delata, at saka mga biskwit. At ito ngayon pinipilahan ng mga tao saan man siya magpunta. At siya ay nagkakaroon ng making speech doon, at kasakasama nga niya yung pinapakilala niya na posibleng kumandidatong senador na sina Ernesto Maceda at maging itong si Mayor Sherwin Gatchalian. Ayon kay Erap, ay taon-taon naman niyang ginagawa ito at walang kaugnayan doon sa napapaulat sa plano niya na tumakbong mayor ng siyudad ng Maynila. Ganun pa man, sa kanyang pagdating sa Baseco, Parola at Smoky Mountain sa Maynila, ay sinalubog siya ng mga taong sumisigaw ng Mayor Erap. Kasi ni Erap nga dito sina Maceda at sina Gatchalian, at maging sila ay may pagkakataon, Tia, na inintroduce ni Maceda itong si President Estrada na posibleng ang tumakbo na mayor ng Manila. Siya naman daw, yun kay Erap, ay pinanganak naman sa Maynila, at yung kanyang ama ay nagtrabaho noon sa Manila City Hall. Ayon pa kay Erap, meron din siyang property sa Maynila, at tingin niya ay hindi magiging issue yung residency kasi kailangan tatakbo siya bilang mayor at least 1 year nakatira siya doon sa Maynila. Ay na rin mismo kay Erap, siya ay malakas pa at gusto niyang tumulong, at tingin daw niya ay dapat mas paunlo rin pa ang lungsod ng Maynila na di umano ay napag-iwanan na ng Makati at ng Quezon City. Sa IP ay binabaybay namin yung kalsada papunta sa Damas Orphanage, at doon ay makakasalo nga niya yung mga bata na naroon sa bahay ampunan. Tia, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.